Hi guys, good morning and welcome back sa aking channel. Once again, this is Madam Yelly, ang inyong tambay na ina. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para hindi nyo ma-miss out ang ating mga bagong videos. Okay, so today, nagpagising ko, naisip ko bigla na gumawa ng vlog series and that is going to be crypto vlogs. And kung mapapansin niyo sa aking channel, iba-iba yung mga pinag-uusapan natin dito. Meron tayong mga reviews, meron tayong mga experiences and whatever. And some are about cryptocurrencies, which is yung sa Binance. So most of the time, yun yung mga videos na ginagawa ko. And I'm trying to create educational videos sana. Pero napansin ko kasi, pinanood ko yung iba kong videos kagabi, eh napansin ko is yung mga sinasabi ko minsan pag nagsasalita ako, parang pamali-mali. So kagaya nung sa isang video ko, sabi ko, blurry yung mukha ko pero mas blurry yung likod. Pero totoo, gusto ko talagang sabihin at that time is blurry yung face and then yung background yung na-focus. Yun is yung sa review ko about this camera, which is yung DJI Pocket 2. Meron din akong video na about sa liquidity pool and ang sabi ko dun sa video is yung price is 600 BUSD per BNB. Ay, sinabi ko yata dun isa 600 BNB per BUSD, which is baliktad. So, feeling ko na pe-pressure ang ako sa sarili ko na gumawa ng mga educational videos. Kasi ganun kasi talaga yung ginagawa ko sa blog ko, sa website ko, which is yumialigraphy.com. Most of the time, nagre-reviews ako doon, pero meron akong mga, parang mga tutorial and stuff like that. So, since hindi ko siya ma-relay sa video, ang gagawin ko na lang siguro this time is gagawa tayo ng crypto vlogs kung saan i-share ko yung mga experience ko sa cryptocurrencies. Kasi in the past, no, marami akong maling desisyon na ginawa sa Bitcoin and ang daming naging losses na dapat naging gains kung talagang pinagtuunan ko lang siya ng pansin. Kasi that time, para sa akin yung Bitcoin is parang ano lang siya, pang laro, pang load, pang ganyan. Eh, ngayon, I'm trying to learn as much about cryptocurrencies ngayon. So, kung dati, wala akong masyadong alam kung paano siya nag-work, ngayon, pinipilit kong alamin siya. So, may mga bagay akong ini-explore. So, gusto ko explore yung mga savings, yung mga staking, yung mga investments with cryptocurrencies, at saka yung mga DeFi. Yung DeFi, which is medyo mas malalim na kahulugan ng cryptocurrencies. I mean, malalim na usage ng cryptocurrencies. More on technical stuff siya and finance. So, gusto ko rin i-try yung mga yon. And with this crypto vlog series na gagawin ko, I will be sharing all the experiences and how I'm doing it. Pero, lagi nyo lang tatandaan, I'm not a financial advisor and I'm not an expert. I'm just here to try things out. So, previously, nag-stake ako or nag-invest ako sa Binance ng mga around less than 20k. So, 13,000 of that is from my own money and then the rest are from from mining using my PC. And then I wanted to try diversifying those assets to different types of investments din. So, kahapon lang, tinry ko yung crypto savings sa BlockFi and Nexo. So, weekly, gagawa natin sa crypto vlog series na gagawin natin. Every week, isha-share ko sa inyo kung how it is doing. Pero actually, yung sa BlockFi, malamang hindi natin masasama yan sa weekly kasi I found out that yung BlockFi, yung interest nila is coming every month. So, dun muna tayo sa Nexo. And then, I also, as I mentioned, I also wanted to try DeFi. So, baka i-testing natin yung 1 inch and then yung pancake swap muna and then yung 1 inch and then yung mga performance ng mga yield farmings and liquidity, stuff like that na matatagpuan natin sa mga
DeFi products or ano ba tawag doon? DeFi products, services, providers or whatever. Dex aggregator. So masyado malalim yung mga terms, 'di ba? Kung nag-umpisa pa lang din kayo sa cryptocurrencies, eh medyo malalim yung mga terms na 'yon. And hindi ko talaga siya mai-explain clearly kasi nga gaya ng sinabi ko, I'm also trying to learn. So dito sa vlogs natin na gagawin in the next few days is more about experiencing it. Okay? So yun yung mga gagawin natin. So i-update ko kayo every week. I'll try my best to make some edits kasi sa totoo lang talaga yung Filmora, I don't know kung anong problema niya, hindi niya na ma-max out yung usage ng GPU ko. Usually nasa 20 lang pag nagre-rendering, tapos ang bagal. Minsan may times pa na nagka-crash siya. Ilang beses ko na siya ni-report, pero I don't know, hindi talaga na-fix ng Filmora pa yung issue sa Filmora X. So ayun, malamang yung mga crypto vlogs na gagawin natin weekly is going to be edited pero minor lang. So kung mapapansin niyo sa mga vlogs ko, 'di ba, hindi naman ako naglalagay ng mga intro videos, yung mga tipong kung ano ng transition, wala masyadong sound effects kasi guys, hindi talaga ako marunong mag-edit. So I'm just going to try my best this time na gumawa ng weekly vlogs about cryptocurrencies. And of course, itutuloy pa rin natin yung mga reviews at saka other stuff na ginagawa ko dito sa YouTube channel ko. Sa website ko kasi, hindi ko siya ma-maintain yung parang vlog na updates for weekly. Kasi masyadong medyo may pagka-perfectionist ako pagdating sa vlog ko. So, ini-edit ko yun, nire-rewrite ko pag kailangan. Unlike sa video, nahihirapan talaga ako na i-redo siya. Basta nagawa ko na yung video, stop na yun doon. Kaya wala tayong masyadong cuts. Kasi, impromptu tong YouTube ko. So, kaya may mga times na pag mali yung sinabi ko, ini-edit ko na lang siya, nilalagyan ko na ng caption. So, make sure na lagi nyo babasahin yung mga caption doon. Kasi, madalas yung mga caption ko is just corrections of what I've said. Kaya yun. Sana mag-subscribe kayo at mag-notify kayo para makita ninyo yung progress ng pag-test natin ng cryptocurrencies. Kasi I wanted to dig deeper about this cryptocurrency world. Kasi most of the time mga tao ngayon is diving into cryptocurrencies because tumataas yung presyo. Diba? So they wanted to enter the market and go out of the market din. Usually ganun yung mga ginagawa nila. Pero kasi, ako kasi nagsisi ako sa ginawa kong ganun dati. Noong 2017. Around 2016-2017. So ganun yung mga pinagagawa ko. Tapos, ang dami ko talaga nalugi at that time. So ngayon, I wanted to really hold into it and embrace the technology of blockchain. So ayun, i-experience natin yan dito sa aking channel. So make sure you subscribe. That's all for today. Paalam!